beses na ho naming naitampok dito sa ating programa ang mga batang nahulog sa balon. Nito lang nakaraang linggo, may ganito na namang insidente sa Mariveles, Bataan. Sa nakalipas na mga buwan, makailang ulit na itinampok namin ang mga insidente ng mga batang nahulog sa balon upang magsilbi sanang babala sa madla at harinawa para hindi na maulit pa. Pero sa linggong ito, sa Mariveles, Bataan, isa na namang bata ang nalaglag sa balon na 20 feet ang lalim. Ang 2 taong gulang na si Butchok. Pero may tubig? Kuya! Kuya! Okay. Iangat! Hawakan niyo kamay! Ang kanyang ama na si John Ray, buwis buhay na tumalon sa balon sa pag-asang masagip ang kanyang anak. Pero hindi rin ito makaahon. May bumaba na ba? Wala pa po. Nung mga oras na yon, si Butchok may 30 minuto nang nasa ilalim ng balon kung saan napakanipis pa naman din ng hangin. 1, 2, 3! Paano nga ba sila nahulog sa isang tila napakalalim na bangungot? Bakit po pinabayaan? Abala noon sa pagko-construction si John Ray sa kanilang compound na 3 dipa ang layo sa balon. Panatag naman po yung loob po dahil nga may nagbabantay naman po. Pansamantalang naupo ang mag-aama sa takip ng balon na akala nila Poso Negro. Maya-maya pa, tinawag sina John Ray ng may-ari ng bahay para magtambak ng lupa sa likod bahay. Tinawag niya yung panganay ko, pinatrabaho niya po sa loob kaya naiwan po yung anak ko na yun na nag-iisa. Pagbalik ni Ellison, laking gulat niya nung napansin niyang wala na roon ang kanyang kapatid. Sabi ko po, si Butchok, sabi niya kasama ko daw. Sabi ko hindi ko siya kasama. Hinanap na nila si Butchok hanggang napansin ni John Ray na wala na ang takip ng inaakala nilang Poso Negro. Dinungaw niya po at nakita niya po na gumagalaw yung tubig. Naghanap raw po siya ng talin, binaba niya yung bata. Ang naiwan doon, yung may-ari ng balon at yung hiniraman nila ng tali at yung panganay ko po. Tumakbo sa akin, hingal na hingal po siya natakot. Bigla po siyang nagsalita na, Mama, madami anyang tao doon. Naitanong ko po sa kanya kung nakita niya yung kapatid niyang maliit. Hindi po, baka po patay na. Humingi na sila ng tulong sa rescue team. Pero dahil kulang sa gamit ang unang responding taga-barangay, hinintay pa nila ang ilang kawani at ang MDRRMO at ang mga bumbero. Sigaw nga po ako, nasabi ko kunin yung anak ko, iligtas nila. Parang hindi ako makahinga na pinipilit kong lumaban. May ulirat pa raw noon sa loob ng balon si John Ray. Pero dahil sa nakakasulasok na amoy, nawalan ito ng malay. Nagpababa na po kami ng kauhan ko para mabigyan siya ng tali. Kasi po kung matatagalan pa po kami, maaaring 2 na po silang mawala. Napakahirap po para sa amin po mga rescuer, lalo na po wala po kami sapat na gamit. Wala na po tayong oxygen doon sa ibaba. Hawak, 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 haw
Makalipas ang mahigit kalahating oras, si John Ray ligtas na naiangat. Yung bata! Ang tanong, hindi mo ba matanaw yung bata, Kuya Romy? Kasawa. Wala, Diyos ko, kaya ikaw naman kasatabot. Bakit mo pinabayaan? Ay, Diyos ko, patawarin ka. Iwan, ipaanahin mo na yan. Diyos ko, paano daw? Ang bata, sinawin palad. Nakuha ko yung bata, nabigyan ko ng first aid. Nakita ko na nga sir na buhay na yung anak ko at nagsalita na sa akin, sir, ng papa. Sabi ko, kaya natin dalawa to na, wala na ako ng malay. Yung pala talaga, nabitawan talaga yung bata, sir. Ang speak ko talaga, sir, nahila na yung anak ko bago ko na wala ng malay sa baba. Ginagawa ko pa rin po lahat para nga mabuhay yung anak ko. Nandun na po kami sa morgue na yun, yung pinapam ko pa rin po. Nak, gumising ka na, ayaw kong makuha ka nila. Kahit ako nakakumahuling inangat nila, anak ko sana ako inunan na inangat. Masakit din sa akin, sir, siyempre mabait kasing bata yan. Namiss ko na po siya. Sino nga ba ang dapat managot sa nangyari? Nandun po yung may-ari nung balon po na yon. Wala po siyang sinabi na may balon po doon. Na nakita niya pong nakaupo yung dalawa dun sa ibabaw po ng balon na yon. Hindi niya po sinabihan na umalis po doon. May pananagutan ba yun? Magulang. Definitely meron. Yung ganung kaliit na bata, napaka-imposible naman pabayaan natin maglakad lang na walang nag-a-assist sa kanya. Hindi ko pinapabayaan mga anak ko na hindi kami pabayaan na magulang, sir. Kung ang degree ng pananagutan ay susukatin, mas may pananagutan yung may-ari ng balon. Kailangan na gawa ko ng safety measure. Pag hindi ko yan inayos, makaka-accidente talaga yan. Actually, may makukulong. Dahil napabayaan mo yung paligid mo, property mo yan. Ito ba balon na ginagamit na ho ba? Hindi na ho siya ginagamit. Yung balon kasi may takip. Ngayon, si takip dahil nag-uulan na, nabulok na yung takip. Lumusot yung bata. Yung pinaka-safe na pwedeng gawin natin ay lagyan natin ng maayos na cover yung hindi lulusot ang paa. Kasi pinaka-the-best din is takpa na. Permanently, buhusan na lang ng lupa. Samantala, nito lang Biyernes, ang rescue team at ang mag-asawang Rosemary at John Ray muling nagkausap. Nakikiramay po kami. So, nung sililip ko yung ilalim po ng balon, wala na po kami makitang bata doon sa ibabaw ng tubig. Hindi ko lang matanggal nga po yung may gusto sana nga magsalba sa buhay ng anak ko. Hindi nga po nila pinayagan. Yun lang po ang hindi ko matanggap. Ma'am, yung regarding po doon sa sinasabi niyo may nagbo-volunteer, wala po akong nadinig na gano'n na kailangan natin yung mga special equipment para makuha si baby. Sabi nga ng iba, bad lang hindi agad nilusong kasi nga po yung ilalim ay masyado na pong delikado. Meron na po tayong poison gas doon, wala na po tayong oxygen sa baba. Pinag-aaralan po namin na magiging safety pa rin po yung ibang tao. Pero hindi po natin sinasabi na hinayaan natin yung anak nyo. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil naligtas nila ako. Pero ang sinasama ko lang ng loob, yung anak ko na iwan ko nga. Naintindihan po namin talaga kung ano po nararamdaman nyo. Masakit din po sa amin bilang mga rescuer. Marami po kami nakuhang lesson. Actually po, may umorder na po kami ng iskaba para just in case na magkaroon po uli kami ng mga ganong cases. May mga special equipment na po kami magagamit. Sana masaya sa kabilang buhay. Kung nasan ka manak ngayon, maging masaya ka. Mahal na mahal kita, tandaan mo palagi. At sana, lagi mo kaming babantayan ng mga kapatid mo. Kasawa. Sana huli na itong kaso ng aksidente at pagkalunod sa mga balon. Mag-iwan na dapat ito sa ating lahat ng malalim na leksyon. Gusto mo rin bang manalo ng ayuda na 10,000 pesos katulad nila?
Tumutok lang hanggang dulo ng ating programa. Samantala, ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.